panayam, rap panayam. Suporta sa isa't isa ang pinakamainam. Dahil tayo-tayo rin naman ang magtutulungan. Ipakita sa lahat ang kakayanan. Rap panayam, rap panayam. Suporta sa isa't isa ang pinakamainam. Ating ibahagi ang mga karanasan. Magsilbing ehemplo ang mga pinagdaanan. Hi, since huminga pala to, ganito yung itsura ko dito sa video kasi nagre-record ako. Inis, peace, tato ko na miss, lagi nakadisig niyo pag she nabihis. She masyado kasing ambitious, so alam mo artist, tayin kunwari sophisticada at pabida. Puro pera sa kanya kada, arangkada, legendary, nagpapadali para madami, perang madalian. Masyado kayong nasisilaw sa ningin ng salapin. Music video namin sa Tres Mujeres. Pasensya na, medyo nakakatakot. So, hello nga pala and shoutout sa Rap Panayam at maraming salamat sa tiwala nyo at pagkakataon na kontakin ako para maging isa sa mga artists na makakagawa ng ganitong questions and answers para sa mga taga-subaybay nyo. Real name. Ano daw yung real name ko? Apple. A-P-P-L-E. Apple. ang rap name ko, yan, Sumi. Sa ngayon, nasa Sandamukal Records ako, at saka sa Republican, at Mongol Unit, at syempre yung grupo kong Tres Mujeres. At shoutout sa dati kong grupo, syempre, B12 Production. Age, secret. 36 now. Hometown, nasa Norway ako ngayon pero galing ako ng Pampanga. Basahin ang mga katanungan habang naka-play yung video. Okay. Bakit yan ang napili mong rap name? Bakit ito ang napili kong rap name? Kasi nagsisearch ako nagsisearch ako kung anong name na hindi common para pag sinearch, ikaw lang yung lilitaw. Ganun. Pero Tagalog name pa rin siya. So yung nakita kong name is yan, Sumi, which means beautiful, syempre. Charot. Hindi, seryoso, yun. Akala nila Japanese siya, pero hindi siya. Sorry na lang kayo. Ilang taon ka nagsimulang mag-rap? Hindi ko maalala exactly. I think I was like, 21? 22? Hindi ko alam. Hindi ko maalala yung exact, pero mga ganon. Around ganong age. Sino ang naging impluensya mo para tahakin ang rap game? Bali, net rapper kasi ako. Nagsimula ako sa internet rap. Dahil sa Sandamukal Records at Gagong Rapper, yan, pinapakinggan namin yan ng mga yan dati sa Pinoy chat. Nung nag-chat pa kami ng mga panahon na yun. Laging madalas yung mga kanta nila piniplay. Isa sa mga impluensya ko, real talk to ah, isa sa impluensya ko talaga si Impox. Nakagrupo ko na ngayon, di ba? Swerte ko, naging kagrupo ko pa yung tinitingala ko noon, di ba? Seryoso yun. Isa siya sa pinakagusto kong femsi noon kasi ano, napakadalang noon ng ganung boses nung time na yun, yung talagang grrr! Hardcore talaga siya mula noon, mula nung bata pa siya. So, influensya ko, para clear, is Sandamukal at Gagong Rapper. Sila yung mga una kong napakinggan talaga. Saan recording studio ka unang nag-record? Siyempre, sa computer ko. Noon pa kasi, uso na yung sariling kayod sa mga internet rappers. Kanya-kanyang kayod kami, kanya-kanyang record sa mic stick, ganun. Hindi pa noon uso yung mga, pag wala kang pera, hindi ka mayaman, ganun. Hindi uso yung naka-condenser, kaya mic stick lang yung gamit ko noong mga time na yun. Hindi siya available din na madaling mabili gaya ngayon na mas cheaper noon kasi mahal talaga yung mga gamit na pang record. Pero yung unang beses na nag-record ako sa studio, sa ano yon, sa studio sa Tondo, kasama ko yung sigaw ng Tondo, sina Kuya Bradus. Napasama kami sa recording nila, may all-star silang ginawa nun, tas on the spot nagsulat sila. Yun yung first time ko rin makasama si Nasty Mac sa kanta, at saka si Smuglas. Nakakatuwa lang, kailangan ko lang silang banggitin kahit paano.
So ayun, itutuloy ko lang yung about sa studio. Bali, ang weird kasi sanay akong mag-record mag-isa, di ba? Parang sa computer lang, sa desktop. Tapos biglang nasa studio ako. Hindi ko naririnig yung boses ko. So sigaw ko na sigaw sa mic. Hindi ko malabas yung natural na voice ko na ganito. Yung parang medyo paos. Parang sa sobrang ano ko, parang siguro re-excite ako at the same time. Parang weird. Parang... shit, di ko naririnig boses ko, pero kailangan ko mag-rap beat lang naririnig ko, di ba? So, sigaw ako na sigaw dun sa ano, parang sabi nga ng mga nandun na alam kung paano ako mag-rap normally. Kalmahan mo lang. Kasi parang yung attack ko iba kasi hindi ako sanay sa ganung mic at sa ganung way ng pag-record. Parang gano'n. Nasa na ba ako? Ayun. So, yun yung unang recording studio na napag-recordan ko. Sa sigaw ng tondo. Yeah, sa isang studio doon. Experience ko sa unang beses ka nag-record. Unang beses ako nag-record, masaya kasi katuwaan lang siya eh, di ba? Parang tropa-tropa. Tapos sa pag-aaralan namin yung Cool Edit, yun yung gamit namin dating pang edit, which is Adobe na ngayon, di ba? Dati Cool Edit ang name niya. Pero yung, ano... yung maganda dun kasi, nung time na yon hindi pa naman ganun ka-strict sa quality sa mga underground na rapper na net. Kasi parang one-day track usually yung ginagawa namin. So, walang mix-mix. Wala na pa. Kaya alam mo na kung magkakaiba yung sound ng mga kanta. Basta record lang kami na record. At mag-enjoy. Parang ganun. Parang weird yung experience ko dun sa studio. Pero sa bahay, parang katuwaan lang. Kaya okay lang. Weird in a good way pala. Anong paborito mong kanta na ginawa mo? At bakit mo 'to paborito? Isa lang. Marami, pero ano, yung mga chill na kanta na nagawa ko na gustong-gustong pinapakinggan is ano, yung mga kanta na kasama ko si Zeke ng Squatterhouse kasi ano, ang chill ng mga kanta tas may meaning. Dalawang kanta yun eh, about sa magulang at yung isa about sa anak. Kaya hanapin nyo at pakinggan nyo. Pero may lalabas kami ng Tres Mujeres soon sa likod ng mga ngiti. Yun yung isa sa pinakagustong-gustong-gusto ko na nagawa sa buong buhay ko. Parang ganun. Kasi ano, parang maramdaming. Char. Ano ang masasabi mo tungkol sa hip-hop scene ngayon? Well, ang hip-hop scene ngayon, nakakatuwa makita kung nasaan na sila ngayon. Parang dati kasi hip-hop, para lang sa mga hip-hop din ang nakikinig, di ba? Pero ngayon, kahit paano, pati yung mga hindi nakikinig ng hip-hop dati, na nagsusupport na ngayon. Parang lumaki yung network compared noon. Although, meron namang away-away, which is normal naman ever since, di ba? Kahit sa industriya naman, may ganyan. Pero on a positive side, parang feeling ko, para sa akin lang to ha, baka hindi kayo agree, okay lang. Feeling ko, tumataas yung network ng hip-hop industry ngayon. At dumadami yung sakop ng mga tagapakinig. 2 to 3 years from now, paano at saan mo mailalarawan ang sarili mo sa mundo ng hip-hop? Well, same pa rin ako 2 to 3 years from now. Ilang years na rin ako sa underground. Hindi nyo lang pa ako siguro naririnig noon kasi nasa net rapper kasi talaga ako and underground talaga ako. Yung mga kanta ko hindi pang mainstream na magugustuhan ng karamihan kasi medyo dark yung tema ng mga kanta ko. So siguro 2 to 3 years from now, same pa rin. Nandito pa rin ako, gagawa ako ng kanta pag trip ko, pag may time ako. Walang ano, parang walang pressure, 'di ba? Walang pressure sa time na kailangan ko 'tong tapusin, blah blah. Basta masaya ako pag gumagawa ng kanta pag may time. Staying underground. Anong masasabi mo, maipapayo mo sa mga nagbabalak magsimulang mag-rap at kapwa mo rapper? Para sa mga nagsisimula pa lang, alam na mga nakakausap kong kabataan niyan, lagi ko 'to sinasabi, magpakumbaba kayo, matuto kayong magpakumbaba kasi hindi papalakpakan kahit gaano ka kagaling, hindi ka papalakpakan ng tao pag mayabang ka at may attitude.
huwag ka rin manggamit ng tao para sumikat ang mabilis umangat, mabilis din babagsak. Kaya magpakatotoo ka lang kung ano yung style mo, ilabas mo. The more na unique ka, the more na wala kang kaboses or katono, mas lalo kang aangat kasi every time naririnig ang boses mo, kahit di mo banggitin, mapa all-star yan or solo track, alam nilang ikaw yan pag nagpakatotoo ka lang, di ba? Kasi iba pa rin yung feeling na, uy, naaalala nila na ikaw yan kasi trademark mo yan. Yun yung pinakamahalaga as an artist. Huwag kayong magpa-pressure na gumaya kasi ito yung in, ito yung in na flow, ito yung in na boses. Kung sino ka, go. Kasi tandaan mo, kaya artist ang tawag, di ba? Kasi art siya dapat, which comes from within you. Parang ganun. At saka, huwag kang manggamit ng tao para umangat. Yan nga yung nasabi ko na. Magpakatotoo ka sa mga kausap mo. Kahit yung kausap mo, for example, today, nasa event ka, is kaaway nung kilala mo or ka-close mo, huwag kang matakot na sabihin, kaibigan ko yun, tol. Kaklose ko siya. Huwag mong babaligtarin yung tao pag nakaharap ka. Kasi alam naman natin, medyo magulo yung rap industry sometimes, di ba? May mga siraan, ganun. Kasi minsan, natitest din yung pagkatao mo sa mga ganung paraan. Baka sumasakay ka sa paninira. Nalalaman nila tuloy yung baho ng kaibigan mo na nanggaling sa'yo. Which nasisira ka rin. Hindi lang siya. Kasi nasabi nila na, oh, balimbing yung tao yan, di ba? Mahalaga yung ano, respeto sa industriyang to. Respeto as respeto both sa music, sa type ng music, at respeto sa mismong artist, 'di ba? Kasi magkakaiba tayo ng trip, magkakaiba tayo ng pagkatao or kung ano pa man. Kung di mo siya gusto, huwag mo pakinggan. As simple as that, 'di ba? Kung di mo gusto yung subgenre, huwag mo pakinggan. Basta mahalin mo lang yung ginagawa mo, tuloy-tuloy lang. Huwag ka magpa-pressure sa kung anong gusto ng iba. Mas mahalaga pa rin yung gusto mo at yung masaya ka sa tuwing naririnig mo yung ginawa mo. Kung ayaw man yan na maraming tao, basta gusto mo yan, masarap yan sa pakiramdam. Meron ka bang gustong i-shoutout at i-promote sa ano? Meron, bari may lalabas kaming kanta soon sa likod ng mga ngiti kasama si Sai. Tres Mujeres featuring Psych. Tapos meron pang isa na wala pang definite title pero kasama namin si Estranjero. Wapakels yung main topic. Pero abangan nyo na lang. Lalabas yan soon. At meron din kaming isang kanta kay Jaboy which is lalabas sa YouTube channel niya. At isang kanta namin na lalabas. Puro Tres Mujeres to, okay? Yung kanta namin na-feature kami sa album ni Santo ng Squatterhouse. Kaya abangan nyo. At ipopromote ko na rin yung YouTube channel ko. May mga solo tracks ako lalabas soon. Hindi ko pa natatapos yung mga music video. Pero, yeah. Shoutout syempre sa Sandamukul Records, sa Republican, sa Mongol Unit. At syempre sa Tres Mujeres, na beses ko na sila nabanggit. At shoutout sa mga kagrupo ko dati, syempre, B12 Production. At sa mga tropa dyan, hindi ko na kayo isa-isahin. Alam nyo yan. Ayun. Maraming salamat ulit sa Rap Panayam at maraming salamat sa pag-feature sa akin dito. Suporta lang tayo sa lahat ng mga artist at ang mga tao na nagtatayo ng mga ganitong movement, 'di ba? Para makilala natin ang isa't isa. Mapa underground man 'yan o mainstream. Mahalaga na pinapakinggan natin ang mga nilalabas ng bawat isa kung may oras tayo, di ba? Kasi baka yung hindi mo pala pinapansin ngayon, bukas yun na yun nasa taas. Though, hindi ko naman lagi nagagawa yun kasi medyo busy rin sa work at family. Pero I'm trying to listen kapag may tinatag sa akin basta may oras. Maraming salamat ulit sa'yo at pasensya na medyo natagalan. Yan, suminga pala. Bye!